Well, mga kapopong, kumusta nga? Well, alam niyo naman siguro na ilang beses na naman talaga na naka-experience ng injury itong si Renza Bando, which is kahit noong mga panahon pa na nasa NCAA pa ito. Pero ito kasing nangyari kagabi eh, ang talagang masasabi nating nakakabahala at talagang nakakatakot na nangyari dito kay Idol Renza Bando. Well, noong napanood ko ng live itong laro nila kagabi, ay talagang kahit ako eh, napapikit na lamang sa nangyari sa kanya. Na-remember mga kapopong, ha? Kung hindi kasi ako nagkakamali and also correct me if I'm wrong, ay magiging kasali pa itong si Renza Bando sa dunk competition contest sa All-Star Game na magaganap sa South Korea this coming January. Pero kung ang magiging resulta sa mga examination na gagawin kay Renza Bando eh, hindi magiging maganda, ay mukhang itong pinaka-aabangan nating dunk contest next year eh, mukhang 50-50 pa na makakasali itong si Renza Bando. Anyway, since nasabi ko na yung word na examination o medical examination, ay pag-usapan muna natin itong naging condition ni Renza Bando, ha? Well, kung papanoorin nyo kasi in very very slow motion yung naging pagbagsak ni Renza sa floor, ay dito ay mapapansin natin na talagang inilaban pa ni Renza ang kanyang katawan upang hindi tumama o mag-bounce ang kanyang ulo doon sa floor. Which is honestly, at kung pagbabasihan natin itong camera angle na ito, ay parang nailigtas naman ni Renza Bando ang kanyang ulo, pero ang likurang bahagi naman ng kanyang katawan ang sumalo ng impact nito sa flooring. Pero kapansin-pansin rin na humawak sa ulo itong si Renza Bando noong mga panahon na ito. Bakit? Well, sabihin man kasi natin kung totoo man na hindi talaga tumama ang ulo ni Renza sa floor, pero keep in mind mga kapopong na ang spinal cord ng isang tao ay nasa likurang bahagi ng katawan natin, na isa naman sa mga pinakamahalagang parte ng ating katawan. Anyway, meron pa pala akong isang comment na nabasa sa internet kagabi sa kung bakit ino-offera naman itong si Renza Bando na humiga na lang doon sa stretcher, pero still pilit pa rin itong bumangon at naglakad na lang papunta sa kanilang bench, na ang malaking tanong ngayon ay isa ba ito sa mga pwede nating masabing ebidensya na okay lang naman talaga itong si Renza Bando sa nangyari sa kanya kagabi? Well, syempre ang malaking kasagutan dyan eh, isang malaking hindi. Paano ko nasabi? Well, ganito kasi yun at please makinig ka mabuti, ha? Well, noong nasa NCAA pa kasi itong si Renza Bando noon, ay actually na-injury rin ito noon at talagang napasigaw ito sa sakit. Pero alam niyo ba ang ginawa niya? Well, instead kasi na sumakay pa siya ng stretcher noon, ay alam niyo ba na still naglakad pa rin ito? Na ang nakita o naramdaman ko naman sa kung bakit niya ito ginawa noon, ay kahit natigil man ang kanyang paglalaro noong araw na yun, ay still, ipinaramdam pa rin ni Renza Bando sa kanyang team o sa kanyang mga kakampi na okay lang talaga siya. Yes, mga kapopong, pinilit pa rin ni Renza Bando na bumangon noon upang hindi panghinaan ng loob yung kanyang mga kakampi, na situation naman na ginawa rin ni Renza Bando kagabi. Well, dahil nga dyan, ay bigla ko tuloy naalala itong NBA player na si Derrick Rose, na sabihin man nating sumasabay ang skills nito kina Kobe, LeBron, Jordan at iba pa, pero ang naging hadlang naman sa continuously pagsikat nito eh, walang iba kundi ang pagkakaroon nito ng injury. Which is meron pa ngang isang fan ni Derrick Rose ang nakakita sa kanya sa labas ng isang physical therapy center, at sinabi noong fan ni Derrick Rose ang mga katagang, "You're the man." Pero alam niyo ba ang responde ni Derrick Rose dyan sa fan niya na yan? Well, sinabi lang naman niya na, "Nah man, I wish. Not anymore. I wish." Well, nakakalungkot, di ba? Na sana sa pangyayari na yan eh, talagang ipinagdadasal ko rin na hindi mangyayari yan sa karir ni Idol Renza Bando. Na alam naman nating lahat na kung hindi nangyayari yan kay Renz kagabi, ay sana eh, panalo ang
team niya kahapon at hindi natalo ng team ni Kabagnot. Honestly mga kapopong, hindi ko alam kung sa next game palalaruin agad itong si Ren sa bando dahil una, sa mga ganyang pangyayari sa esports, most especially sa malalaking liga tulad ng KBL, ay talagang posibleng sumailalim muna sa maraming test itong si Idol Ren sa bando bago ito pabalikin sa paglalaro para safe. Well, tulad na nga posible ng physical examination, x-ray, MRI, CT scan at ultrasound rin at kung ano-ano pang mga test upang masigurado na 100% na okay lang talaga itong si Idol Ren sa bando. Pero syempre I'm still hoping and praying na walang anumang makitang hindi maganda sa kanya. Keep it up Idol Ren sa bando at alam namin na talagang kayang-kaya mo yan. At syempre, lagi kaming nandito ng mga supporters mo. Well, kay mga kapapong, anong masasabi nyo kay Ren sa bando at sa nangyayari sa kanya kagabi? Well, syempre gusto kong malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre, kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyo, mga shoutouts. At kayo rin mga kapapong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video, ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung teacher po pong na nagsasabing, Te amo!